isa. Kapag pinagulan mo, yeah, salbuhan kayo niya. Diba? Kaya sabi nga, kaya ulan. Wala nang away na mag-isa. Kailangan ng kapartner sa away. Huwag ka nang dumagdag pa. Yun yung pangalawa. Ito na, ang lalo na mag-rally, siya may tanong pagkakag-rally. Pangalawa, walang nakaaway na mag-isa. Pangatlo, ang taong galit, bingin. Ang taong galit, bingin. Bakit? Sapagkat sa hindi lamang niya ang narinig niya. Kahit anong explanation mo sa taong galit, hindi pakitinggan. Kaya walang saysay, ang paliwanag pa. Kaya hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. Ipigil din siya. So, kasi, why explain? Eh kung sarili lang niya ang narinig niya. Sayang lang ang laway mo at paliwanag. So, hayaan mo muna ipigil siya. Kapag nawala na, kung ganyan dahil, pwede na lang mag-explain. Yun yung pangalapangatlo. Pangapat, kapag may tao na nag-rally sa inyo na maaway sa inyo, isipin nyo na lang para siyang papel de liha. Sandpaper. Ano bang purpose ng sandpaper? Para kuminis yung tabla. Para kuminis. Bagamat kinis-kisin ka, kinis-kisin yung tabla, iisisip, para masakit sa tabla yun, pero siya naman yung kikinis at gano'n. Tayo din sa ating buhay. Hindi maiwasan yung mga tao maaway sa atin. May mga tao na gagaling sa atin. Huwag natin pangulan. No? Sipin na lang natin para silang papel nilita. Masakit. Masakit minsan magsalita. Masakit minsan yung mga sinasabi. Pero sa bandang din, kapag tayo natiling kanagan ng kalooban, natiling patulad ng Panginoon na amo, tayo din ang titinis. Tayo din ang mapapractice yung ating virtue of patience. So these are the four important practical elements, no, para maiwasan ang away. Tandaan natin, dahil na natin sa buhay natin, may mga tao na away sa atin. May mga tao na magiging masama yung loob sa atin. Pero tandaan natin sinabi ng Panginoon sa atin, Panginoon. Pagdasal, ibigin. Napaka-importante pagdasal ang away. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, hinihipo ng Diyos ang puso. Napaka-importante niyan. Dalawa, no? Para sa atin at para doon sa away natin. Bakit para sa atin? Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, nakakatulong ito para maghilom. No? Para maghilom ang anumang pains, ang anumang sugat sa ating puso. Pare mo, sa kandasal, kandasal mo, unti-unti nawawala ang sakit sa iyong kalooban. At pangalawa, para sa ating kaaway, that the Lord will touch the person, the heart of the person na maaway sa atin. Sapagkat, sabi nga, when everything has been said or done, only God can convert the heart of the person. Kapag nagawa mo na lahat ng kaya mo gawin, magpa sa Diyos mo, sapagkat ang Diyos ang babago sa isip, sa puso, at kalooban sa ating kaaway. Ang tingin sa mga maaway sa atin. Kaya sa misang ito, pagdasal natin. Baka may mga tao na maaway sa atin, may mga tao na maaway natin, let us pray for them that the Lord will touch his or her heart and also that the Lord will touch our hearts so that we will receive the gift of healing and the gift of reconciliation. Amen? Amen. Baka natin.